that not the ear by the words or the mouth taste his meat. With the patient is wisdom, and in length of days understanding. With him is wisdom and strength, yet counsel and understanding. Behold, he breaketh down, and it cannot be built again. He shutteth up a man, and there can be no opening. Behold, he withholdeth the waters, and they dry up. Also, he sendeth them out, they overturn the earth. With him is strength and wisdom, the deceived and the deceiver are his. He leadeth counselors away spoiled, and maketh the judges fools. He looseth the bond of kings, and girdeth their loins with a girdle. He leadeth princes away spoiled, and overthrow the mighty. He removeth away the speech of the trusty, and taketh away the understanding of the aged. He poureth contempt upon princes, and weakeneth the strength of the mighty. He discovereth big things out of darkness, and bringeth out to light the shadow of death. He increaseth the nations, and destroyeth them. He enlargeth the nations, and straighteneth them again. He taketh away the heart of the chief of the people of the earth, and causeth them to wander in a wilderness where there is no way. They grope in the dark without light, and he maketh them to stagger like a drunken man. Let's look at it sa bandang verse 11. So that not the ear try words, and the mouth taste this meat. Let's pray, Lord. Salamat sa inyong mga salita again na nag-aaral namin. Again, ikaw alam mo sa Bible, sa Job. Book of Job ay napakalalim, but in a way that is true, in a way, inyong biyaya ay naitibiyan namin to Lord sa first 11 chapters na ito namin, series. I pray na makita namin din, Panginoon, sa chapter 12 naman. Tapos yung makita dito, ito yung masayos at nabibigyan namin. Hindi namin makomit yung ganitong kamalian, Panginoon, ng presumption, Panginoon. So, kaya nang malulati. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Mga kapuno po. Again, good afternoon. Ang telephone nito is ito. That not the ear try words. Subtitle is, ano nga pinayin dyan? Presumption. Sino nakabasa? Presumption of superiority. Blocks understanding. Ha? Blocks understanding. Isang makita? Live? Okay. Ulitin ko ha. Presumption of superiority blocks understanding. Sa Tagalog, alam niyo yung presumption, yung sabihin na tinatanggap ko na ng totoo. So assumption, presumption, medyo mas negative yung presumption. So yun, napakabilis mong in-assume. At sinabi mo, ako'y mas matalino sa'yo, kaya ang expectation mo lang sa tao yun, dahil sa palagay mo, dito lang siya, hindi mo nabibigyan ng pansin. Minsan mo, hindi mo napakinggan. So, yan ang nakikita natin dito, medyo may kinalaman kanina umaga. Interesting, di ba? Ba't yan yung gano'n, no? Ito mismo yung, ano nito, sa verse 12. Kasi nga po ay, naalala niyo si, sino yung Job 12, Job 11, si Zophar, natapos ako si Bildad, si Zophar, si Eliphaz, si Bildad, and then so far, last time, chapter 11. So madalas ang sagutan nila, parang nakakita naman yung debate, nakakinig yung debate, online man yan, o ano. So sino natutuwa? Sino gusto ng, gusto niya man nanonood ng ganun? Sino gusto? Kahit konti? Mga script pala siguro kayo. So in the way kasi, maganda yan kasi, mabilis yung learning nyo. So yung assumption nito, sorry, yung mga sagot ay bibigay nito, well, supposedly, sakto agad doon sabihin na ito dito, tapos basag. So, ang bilis ng learning niya, supposedly. Okay, so may maganda dyan ako, mahilig ako dati dyan. Until the time na nagsawa na rin ako, kasi nga po, ang sumisira po, kung magandang usapan po yan, discussion ng maganda at magalang at matalino, ang ganda po makinig ng ganun, yung discussion. Kasi, again, kung naalala niyo po yung aking live testimony nung ako yung isimula, ako po Catholic, so saan ako kukuha ng knowledge? So saan ako kukuha ng tao at kakausapin siya, kakausapin naman niya ako at sasagutin yung mga tanong ko. At hindi yung mga tanong na hindi ko na itatanong, sasabihin niya rin sa akin.
Habang kanina yung nagtatanong, ganda na usapan namin. Eh, na-checkpoint ko sila doon, na-checkpoint nila ako doon, may tanong pala sila, matagal na, sinagot natin, no? So, napaganda nung ganun sa, ng setup. Kaya yun nga, unfortunately, mas maraming tao, hindi available yung ganun. So, kaya, ang ganda naman sa Bible, nandito na rin. Ngayon, again, kung sino lang kayo, pinabasa niyo pa yung Bible niyo, nakikita niyo ba yung sinasabi ko? May nag-uusap dito. So, pag nag-debate na yan, parang ganun yung, ano, supposedly, matututo ka, pero pag napansin mo, walang kinakapuntahan ko, bakit kaya? Supposedly, meron kasi magsasagutan dito, and then, parang kasi sinasabi mo ganyan, may explain na naman dito. So, ikaw nakikinig at sila mismo dapat mag-increase ang learning kasi nag-uusap sila. So, pero, may mga blockade yun. Minsan, supposedly matututo kayo, hindi. Lalo pag naasal ka pa, nakikinig, ay karnal pa, kaya nga pinagbawal sa ating debate sa Bible. Eh. Kasi nga, usually nangyayari, walang nananalo, walang nalilina, walang nababagong isip. Kasi paano magbabago isip, pinahiran na yung pride. Pag sumagot, nakahanda na yung sagot, pero hindi yung sagot niya dahil doon sa tinanong mo o sinabi mo, completely, ano, kumbaga, out of nowhere, parang yung kausap na ng iglesia kahapon. So, dito yung usapan namin, sinasagot ko kung doon mismo sa point na tinatanong nila, kasi ganun ang dapat. Kaya nga, shortcut ko na. Kaya yung ating title kanina, ngayon, I mean, that not the ear try the words. Sa Tagalog, hindi ba ang tenga, obviously ang tenga, kaya kinikla, obviously utak po yan, ha? Pero obviously, kaya nagtatanong si Job, dapat pag ikaw ay nagsalita, yung makikinig sa'yo, iisipin mo na kung ano yung sinabi mo, evaluate na, saka siya sasagot doon mismo sa kasasabi mo lang. Dapat ganun para may ano, talagang makarating kayo at matatapos. Kasi, kanina, kung may misunderstanding kanina, may maling pagkakaalam, umari, sabi niya, palagay ko, mali yung sinabi mo. Ano yung mali sa sinabi ko? Mali sa papaliwanag niya. Doon mismo, sa point na si kasasabi lang. Hindi yung out of nowhere, kukuha ka ng topic, diba? Na ibabato mo dito. Nasagot ko rin, or either nasagot ko rin, o saan nga nang galing, handali lang, pwede ba isa-isang topics? Isa-isang topic muna tayo mag-discussion. Naitindihan nyo ba yun? Ah, ganyan po yan. Kaya minsan nakakasama, pero again, matututo ka rin. Ayun, so kaya doon ko pinuha yung ating title, That Not The Ear Title. Isin, pakinggan muna, sabi ko sa Bible, be swift to hear, slow to speak, slow to write. Makinig ka muna. Bago ka sumagot, makinig, intindihin yung sinabi, saka ka sasagot according to that statement. Diba? Kasi kung walang kinalaman yung sinabi mo, yung sinagot mo sa sinabi niya, para ka lang, ano, hindi ka nag-aaral, hindi ka gusto matuto, hindi mo gusto ma-determine yung tama, at hindi mo rin gusto ma-ibida at ma-ibiglaro yung katotohanan. Kasi nga, sumasagot ka lang, kagi nyo sa diyan, pabalang. Pabalang. Sana ito natin. Yung base doon sa sabi ko yun, doon tayo ikot ngayon. Sana nitindihan yun. Papatunayan lang nung ating chapter ngayon kay Job. Okay, kaya ito pong tanong na to, that not the ear try the words, yung try sinusubo. So again, hindi po yung tenga lang ang nagtatry, at sinusubo po si utak. Yung sabihin, dapat marinig mo muna. Problema sa marami, kaya di magkaintindihan, hindi ka pa nga naririnig, parang yung kahapon na lang, yun sa yung recent kasi kahapon yung iglesia ni Manalo, kasabi. Ilan ba ang Diyos? Ang Diyos yung Ama, ang Diyos yung Anak, oo, oh, edi dalawang Diyos. Edi explain mo, hindi isa lang sila, pero tatlong peso na nga. Okay, parang ikaw, di sinabi ko, ikaw, ilan ka ba? Siyempre, isa lang, may katawan ka, may kaluluwa ka. O, ilan ka? Isa lang, yun, naiintindihan mo pala. Pero bakit sa Diyos hindi mo i-apply? Tama? So, yun po yung sinasabi ko, dapat ganun po kayo, lalo kayo mga nag-uumpisa pa lang kayo. Kasi yung iba, kaya kung hindi man umaalis sa church, yung iba nananatili sa church, pero hindi na lumalago. Kasi pinagpapalagay nila, wala na akong bagong matutunan, kung tanda ako na ito, yun ang malungkot. Diba? Walang ginawa sa church, kundi ang daming pwedeng gawin sa church yung tama, no? Doon pa lumago. Kung saan ka dapat lumago, doon ka hindi. Pwede ba yan, Pastor?
Pwede yun? Pwede ba yun? One example. Ha? It's all winning. Amen! It's all winning! Amen! It's all winning ka ba? Hindi. Tama ba? Ano pwede mong involve sa church na actually hindi gano'ng importante pero tumagal ka pero importante bagay hindi mo nakuha? Ha? Sa? Ha? First love? Wisdom. Ha? Wisdom! Ano nga, specific? Saan bagay? Wisdom saan? Amen. Magbigay kayo ng bagay na dapat nyo magagawa. Kung na, soul winning ha. Tapos ito naman yung negative. For example, yan, soul winning. So dapat ako itong soul winning. Totong naliligtas yung tao. Ang pwede mong substitute dyan na mali, eh nga, gala lang. Kasama ka nga, pero gala lang. So ano. Fellowship, ano yan? Ayun yung dapat. Okay, so dapat, ano yung fellowship? Dapat nakaka-close mo yung mga tao, kung tama yung fellowship, yung nakaka-nag-encourage kayo. Dapat ganun, ayun sinasabi yun. Ano yung pabalik, ano yung opposite? Parang yung ginagawa nating, tulungan niyo ako salita. Substitute. Substitute. Ano yung ginagawa substitute dyan na walang kwenta? May cellphone lang sa gilid. Andiyan ka nga. Oy, matinda ko. Hindi ako alam nung may cellphone. Pamparami ka lang, di ba? Pampainit ng puwet, pampainit na ng kuhan. Di ba? Ano ko yung, ito, tagal natin sa church, supposedly, mag na-alimang taong ka na, at least may kaibigan ka dyan. Hindi mo lang, hindi kailangan close. Yung sabi ko, may at least may, simple yung stay mo dyan sa fellowship. Sabi, hindi ikaw yung, at least may kiramay ka dyan, sila din sa'yo. Yun yun. Kung tumagal ka ng gano'n, parang wala kang, nag-backslide kami, wala kang nakamusta sa'yo. Either problema yun, o problema lang ng buong church yun. Okay, very good. Ano pa? Isipin niyo yung dapat, supposedly. Ito, dito na actually yung hinaharap ko eh. Ito, James. Sino? Dapat kagamit-gamit ka. Kagamit-gamit ka na saan nga ba? Hindi ka ng physics. Sa pulpit. Very good. Ano yung substitute doon? Ha? Ano? Parang kumaka-excuse na. Excuse na? Hindi ka makapag-preach. Or pwedeng nag-preach ka rin pero walang laman. Nangyayari po yan. Niwala kayo. Kung paano ka lang, para lang hindi masabing, ano, hindi ka tumayo. Pero pag tumayo ka dyan, may matututunan, may makukuha kahit ang pastor may matutunan sa'yo. Tapos may evaluate niya itong taong ito. No? Ito yung natutunan niya for the rest of, ano, duration of 3 years, 5 years. Salamat. Diba? Sabi nga siya, Stephen, inaasal ko lagi, di ba? Pero ngayon na, nakita ko, meron din eh. May understanding niya rin, di ba? Hindi ka, matulog mo yan. Natuwa ko kanina, pero minsan naasal daw. Kasi siguro dahil nataas yung ano, expectation namin, minsan nag-fair din yun, di ba? So, bigyan natin. Inakukuha. Kasi kaya ganyan lang kuya, pag lagi ka nang dyan, minsan wala kang choice. Yung mga umakuha at may intindihan ka. Amen? Ano pa? Very good din yun, no? So, ano pa? Medyo malapit dito. Gusto kong marunig. Ba't niya tinatanong yan? Bago natin umpisa sa umpisa. Pinaka-basic na sinasabi dyan. Pagdihin yung salita ng Diyos. Tama po. Isi-share siya. Yung halimbawa, yung English na yan, pwede mo siyang intindihin para may paliwanag sa kasama. Okay. Ano po yung substitute na iba doon? Yung, ano siya, yung baliwala lang sa kanya. Yung baliwala lang. Nakaharap siya, nakafocus sa pero yung hindi. Exactly. Tama po, no? Ibig sabi, umaten ka, hindi ka nakinig. Nakinig ka, hindi mo naintindihan. May sinagot ka, walang inalaman doon sa tinatanong. Diba? Eh sinasabi dito, mabigyan ko na yung context ha. So yung buong joke nga, napakahaba po niyan. Kaya iba ayaw nang basahin yan.
Pero actually, may nagko-connect po dyan. So, sino yung unang nagsalita? Siyempre si Job. Then, 1 and 2. Siyempre, kung niya sa akin, sa 3, nagsalita na siya. Sino unang sumagot? Si Eliphaz. So, di ba, siya pa ngayon may nonsense eh. Tignan natin yung ating mga pamagat ha. With the rest of the ano. Kasi kailangan po sa Job po, hindi po yan ano, tatayo ng ano lang sa chapter. Dapat yan ay in context. So, para lang maalala ng bawat isa, nasa na ba yung ating... Ako pa. So, basta yung first two chapters, yung first chapter, dyan po siya sinubok, and then second chapter, pangalawang batch, saan talagang siya na mismo yung nagkasakit. Okay? Tingnan natin. Balik kabisado, pero... Nakikita natin dito yung konteksto na Job. So, chapter 1, siyempre perfect and upright, dinescribe si Job, kaya ito siya sinubok. And then, yung chapter 2, again, sinubok siya sa sakit na, sa lingin niya na. Dati, anak na niya namatay, nabuhay, nawala. Kaya sa chapter 2, siya na mismo nagkasakit. Kaya ang tanong ng title natin doon, shall we not receive evil? Ganda, di ba? So, yung siya, parang mas maging malalim yung pagtanggap mo sa reality na inalaw naman ng Diyos ang nangyari sa'yo. Tanong mo sa lingin mo yun kasi sinabihan siya ng asawa niya, di ba? And then, ito na yung unang speech ni Job sa chapter 3. So, ang title natin, The Thing That I Greatly Feared. So, dumating sa kanya, alam niya, yun ay hindi likely darating kasi nga siya ay righteous, pero dumating. So, pero, in a way, alam niya na darating. Sana hindi darating, kinakatakutan niya, dumating. So, ang lesson doon, tanggapin mo yung reality, alamin mo bakit binigay siya ng Diyos. So, ang una nga si Eliphaz, ang sabi dyan, ang title natin, They Die Without Wisdom. Babalik po tayo dito na title na kasi nito. Yan, no doubt but you are the people and wisdom shall die with you. So sinasabi yan ni Job sa katatapos lang si Zophar. Okay, anyway. And then sa chapter 5, ito kayo kay Eliphaz pa rin. Sabi niya, ang title natin, Come to Thy Grave with a Full Age. So, obviously, ang picture ng isang taong matagumpay, actually sa Bible, kahit saan, siya yung tumanda na may pinagkatandaan. Ibig sabihin, may na-accomplish siya. Tapos nung matanda na siya, tinitingnan niya yung mga na-accomplish niya, at yung mga anak niya, apo niya, naglilingkod sa Diyos. Okay, okay, kung pang na lang, maya ko, ah, maganda yung business na ako. Maganda yung business ko, yung business anak ko. Finally, mga mundo, yun lang yun. Pero sa akin, obviously, ang target natin, naglilingkod tayo na tapat sa Diyos, then, na-pick up ng mga anak natin yun, ako natin, at even din natin kamag-anak. Example dito, si Rain talagang naging lingkod ng Diyos na totoo. Si lahat kayo, nakita kong gano'n, masaya na po ako. At yun talagang target natin. Amen? Amen. Mahalaga sa akin yun, so I pray yun ang mangyari sa inyo. So, sabi ko dyan, come to thy grave in a full age. Chapter 6, pity should be showed from his friends. So ito po ay speech ni Job. Kung saan medyo nag-a-appeal siya kung pinapansin yung pagkakamali niya sa palagay nila. Sa halip na siya ay tulungan talaga. Eh nagpakilala sila ng mga kaibigan, hindi nila nagagawa pa nila. Napapagalito sila later ng Diyos dyan. And then, si Job pa rin yan, why dost thou not pardon my transgression? So nag-a-appeal sa mga kaibigan niya at sa Diyos. Kung talaga may nagawa siya, siya ay... Forgive, patawarin, at bigyan ng konsiderasyon. And then, yung sa chapter 8, that God pervert judgment, yung title natin, obviously, yung context doon, ang katotohanan ng Diyos ay hindi nakakamali, at hindi lalo siya gagawa ng mali. So, anong context doon? So, edi, intindi na lang natin kung ano yung bakit niya ginagawa yung ginagawa niya. And then, but how should a man be just with God? Wala lang kung sino to, so 9, si Job, okay? So, sinasabi lang niya, ang tao talaga, laging kapos pagdating sa Diyos. Diba sabi niya sa Romans 3:23, all loves and come short of the glory of God. Sinasabi lang niya yung obvious. And then, sa Job pa rin, sa 10 naman, I will leave my complaint upon myself. Kasi wala siyang magawa, hindi na makatulong ang kaibigan niya. So, hindi na magreklamo, nagreklamo siya sa speech niya. So, pero tamang madalas gawin natin, pag nandun tayo sa ganung kalagayan, minsan talagang nakakaintindi sa Panginoon mo lang, iatang yung
mga problema. And then last time, ito pong gusto natin tingnan, kasi magkasunod po yan, 11 and 12, may sinabi, isa sa mga sinabi ni Zophar, ang pinapalabas niya po ay magaling siya at si Job ang walang pangunawa. Tingnan natin yan, ha. Ayan, oh, should not a multitude of words be answered? Sabi niya, parang kang puno ka na, dada ka ng dada eh. So, yung na-assume niya, walang alam si Job, makinig ka muna. Parang kaninang umaga din. Diba? So, ito yung maintindihan. So, simple lang naman, you repent of your sins, yan ang mali. Yung repent, anong mahirap intindihin doon? Hindi! Yung salita, mali ka. Ano po yung mali na? Mali ka. Pwede po, ano, mali ka nga eh. Alam, eh bakit? Kasi nga, superior ako sa'yo. Ilang taong ka na ba? Ilang taong na ba? Parang ganun. Nawala na yung nandito. Ah, well. Yung title natin. That not the ear title. Pakinggan mo muna. Kaya ngayon, punta tayo dito sa 12. Sumasagot ngayon si Job kay Zophar. At ang assumption ni Zophar, magaling siya. Si Job walang alam. At ang bandang huli, ito yung title pa lang natin last time. No? Lastly, sa verse chapter 11 ng The Eyes of the Wicked is The Eyes of the Wicked Shall Fail. Ito po yan. Last verse. Kasi sabi, parang sinasabi ni Zophar, yung mga wicked, mag-fail kayo, failure kayo. And they shall not escape. Wala ang kawala. At ang ano yung hope, pag-asa mo ay parang kamatayan. Parang ganun. Mamatay ka. Parang ganun. Yung sabi ni Zophar. Sasagutin niya yung ni Job yan dito sa chapter ito. Okay? Amen? So, magka-direct tayo. Kaya nga, sabi ni Job, no doubt, tama ka. Totoo yan. Kaso, sabi niya, but ye are the people. Ikaw yun. Ang sagutang alatin dito, di ba? And wisdom shall die. Sabi kanina, give up the ghost, mamatay. Talaga, mamatay talaga yung wisdom. Kaya sabi niya, ikaw yun. Matinding sagutan to. No? Kaya, again, ako ay, pag ganyan po, minsan kailangan mong gawin. So may mga time po sa mga forum online kahit sa sagutan sa ganyan. Bisan gusto mong dumali din, gusto magsalita, pero sa iba kasi pikunin, either pikunin, iba di makikinig, kaya minsan walang kwenta eh. At ayun, actually pag ganyan yung kausap mo, ganyan taong ano mo, madalas ay hindi, mas recommended talaga yung back out ka na lang. Walang say-say. Ngayon, sa maganda sa online kasi, naandun yun. Naka-record yun at ako, niwala kayo gano'ng addict ako, ini-screenshot ko po yun. At binabalik lang po yun pag may time ako, maniwala kayo. Kaya okay, kung nagtatanong kayo, Pastor Rega, paano mo nalaman na, paano mo nalaman ganyan, ganyan, ganyan? Gusto mo kung may time tayo, isa-isayin ko sa'yo. Kasi pag gano'n yung mga text na yun, binabasa ko po yun, ano yung iniisip niya at that time, bakit ganito yung sinagot niya? Then ang practice ko, may time ka. Okay. Kaya sabi nito, nagkasagutan na sila, tuloy natin. So, no doubt, but ye are the people, ikaw yun, and wisdom shall die with you. Ito na yung paano mo nasabi na, Pastor, paano mo nasabing, nasabi ni Job na ang tingin sa kanya, inferior. Kasi dahil sa sagot niya, sabi niyo, but I have understanding as well of you, as well as you. Kasi ang assumption niyo, wala akong alam. Actually, may alam ko yan, naiintindihan ko yan. Eh, pero kasi ang assumption nyo lagi, hindi ko kayo maintindihan, kaya puro kayo pang labeling ang tawag po dyan, ilan yung labeling, ganyan kayo, wala kang alam eh, hindi ka mag-aaral eh, wala ka naman sa Bible eh. Paano mo nasabi? May mga nagsasabi sa akin, hindi mo naman ano sa Bible eh. Nailang tayo nag-meet eh, paano mo nalaman yun? So, makinig ka muna, ganun. So, iba, mabilis mag-judge. Okay, again, masama pa mag-judge? Yan. Depende sa context, depende kung ano na yung napresenta mo. So kung masyado kang mabilis, presumptuous yun. Ngayon mo lang siya narinig, ngayon mo lang siya nakita, may judgment ka na agad, mali. Okay? Kaya yun ang subtitle natin. Okay, so yan, pinapakita dito, sinasabi ni Job, dinidepensa niya sarili niya, naiintindihan ko rin yan. And I am not inferior to you, yun. So alam niya, tinitingnan siyang inferior ng ibang tao. Okay? Especially in the flesh of people. Yea, who knoweth such things as this? Sorry. Who knoweth not such things as this? Ano sabihin nun? Sino ba tinakalam yan? Diba? Kaya nakakasari parang pag sinabi sa inyo ng tao, kunwari, ang Bible, ang Diyos ang nagsulat yan. Alam ko na yun.
Sabi sa akin niya, parang ganun. So, bago mo sabihin sa akin yun, nag-assume ka muna. Ngayon, kung meron akong sinabi at na nakikita mo na may mali ako paniniwala dahil hindi ko pinapaniwalaan ang Diyos na nagsulat ng Bible, saka mo sabihin sa akin yun, eh paano kung wala naman akong ganong statement, bakit may na-assume na ganun? Yan. So, iwasan niyo po yung sarili. Ngayon, pag ginawa sa inyo, medyo mahirap, mahirap bumalik minsan. Pero yun, kailangan mo maging patient, siguraduhin mo na hindi ka guilty sa kung ano mang sinacharge sa'yo. Ngayon, kung guilty ka talaga, talaga naman alam mo, bata ka pa, di ba parang pag-aralan yan, eh di tanggapin mo. Okay? Daanin mo muna sa tanong, paano mo sabihin ganyan, ganyan, ganyan. Dahil hindi ba tayo? Medyo malalim, sorry. Ngayon, so who knows such things as this, alam na natin yan. Sino man di nakakalam? So ikaw sumagot. Sino man di nakakalam yan? Ah, alam niyo. Ah, alam ko nga eh. Next step na tayo. Di tayo mag-stay dyan. Okay. Ito na yung medyo ano ni Job. Again, ang daming statement po dito. Pag hindi mo inaral lang mas malalim, magtatanong ka bakit niya tinatanong to. So kaya isa-isa natin ha. Sabi dyan, si Job po ito nagsasalita. Sabi niya, I am as one mocked of his neighbor. Pag mocked, nilolo ako. Okay? Especially may sakit siya. Kung na, ganyan yung sakit ng ano ni Job dito. Di nakaganyan siya. Ganyan siya naglakad. Gagawin ng mga bata sa kanila, oh, di nakita siya. Gaganyan din yun. Wala sakit yun, pero nangaasal, di ba? Iwasan nyo yan, ha? Lalo pag wala namang dahilan. Wala, nakakita ka lang ng kilay, ang bulag, talagang mahina. Kahit yung mahinang utak. Kunwari, hindi yung makakalimutan ang panahon namin. Kaya meron kami classmate doon, ang tawag namin, Ahol. Ahol. Saan ang galing Ahol? Kasi may binabasa pala, malabo yung mata, hindi matalino naman yun. Ngayon, malayaman na nga, kamutan. Pero, malabo yung mata. Kaya, di pinapabasa. May tula kami, may tula. Eh, halos pare-pareho yung ano, English subject yun. Tapos na kailang ulit siya mali. Sabi, a hole? Tawa na naman. Ano yung ulitin natin ito? Ah, sige po, sige po. Di inuulit na naman. Tapos doon ulit siya mismo nagkamali. Doon sa point na yun. Anyway, malabo lang yung mata niya. Pero alam yung ginagawa natin minsan. Palibasa nga, nakita natin yung kasiraan ng isang tao. Uulit-ulitin niya. Kaya, ahol, ahol. Ilagano namin. So, pero later kang na-realize ang mali niya. Yun. So nagkamali. So, ulit-ulitin. Kaya sabi niya, so, si Job, ganito po yung kalagayan niya ni Job, napakatalino ni Job, napaka-righteous niya. Pero nung siya ay sinubok ng Diyos, nagkasakit siya. Anong ginagawa? Inaasar na siya. Eh, sakit nga nung ano, kung ganyan ang lakad niya, gagayahin ka nun. Ah, sakit na nga nung ano, mo, pati yung kalooban mo, namatay yung mga anak mo, gaganunin ka pa nung mga ano. The just upright man is laughed to scorn. So, kabalik na lang po yan. Ang isang just upright man, niya tinatawa na ginagalang yan. So pwede balik natin kanina, minsan gano'n, minsan tama yung doktrina. Anong gagawin ni iba? Walang kaalot, kukuha lang ng pang-charge o pang-asang. Kasi ganyan ka naman eh, katuloy sinasabi sa inyo, well, walang repentance. Sa Bible, puno-puno ng repentance, yung dami repentance, hindi ka lang. Hindi nga yung tinuro. Ikaw nagsasabi noon, hindi yun ang tinuro ko, for example. So bakit ginagawa yun? Walang alam. Either walang alam, hindi naiintindihan yung posisyon ng kabila, or sinasadya, yun ang masakit dun eh. Yung sinasadya magsinungaling, ganyan na sinabi mo eh. Okay, nakalagi kami nakarecord dito, pakikita nga nasaan. O syempre, hindi na darating sa gano'n kasi nga, alam niya hindi, wala siyang ano eh. Nakatindihan ba tayo? Medyo malalim tayo ha. Ano talaga? Diba, natutulog na eh. Joke na naman. Na-exciting yan. Kung nakikinig ka, naiintindihan mo. Okay, ulitin ko ha. Yung last point, ang just upright man, pinapakinggan yan. At madala siya mangyari sa mga pastol. Lalo pag matanda-tanda na. Okay? Tapos meron dyan mga bata na naghahanap na medyo exciting mag-preach. Ganyan. Yung laging sakit na ano ni pastol eh. So, sakit ng loob. Pag ano daw, pag nag-invite siya kaya ako, hindi ako nag-invite. Hindi naman. Pero mag-invite tayo, pero depende. Kasi ang sakit na sabi, pastor, yan din ang sinasabi ko eh, bakit pag kayo? Kasi nga pagbago yung tao, parang lalo pag magaling mag,
salita. Okay, dapat ganun naman talaga ang picture. Okay, nag-iisip ka ng paano ma-involve mga tao. Amen? Unless talaga antok na antok kasi pagod. Ito, kaya ano mo pa rin. Amen? So yun ang nangyari kay Job. Upright siya, dapat siya pinapakinggan. Eh ano kung masakit yung may pigsa siya sa kung saan? Ano naman? Yung speech niya, meron pa rin laman yun. So positive. Pero, binaliwala na itong mga to kasi, again, walang masyado in-explain dyan, pero pag tinignan mo yung context, ganun yung nangyayari. Parang ba nagre-reklamo sa Diyos at saka sa tao? Kung ako ay upright, eh bakit nyo tinatawanan? Dahil lang sa ika-ika ako. At actually, parang isa yun sa mga dahilan, kaya siya nagkaroon ng okasyon itong mga friends niya. Amen? Parang pinarasahan siya, eh hindi naman siya pinarasahan. Siya sinubok. Iba yung sinubok sa pinarasahan. Okay. Next, he is ready to sleep with his feet. Ang tinutukoy niya sarili niya. Okay, siya daw ay ready to sleep with his feet. Is as a lamp despised in the thought of him that is at ease. Ang haba. No? Isayin natin ha. So, ganun ulit yan. Siya ay parang ready to sleep. Ibig sabihin, para siyang madudulas na. Kasi nga, mahina siya yung katayuan niya, kalagay ng yung mga time na to. Talagang mahina po siya. So, yung lamp ba ay dinidespise? Ibig sabihin, binabaliwala ba natin yan? Ngayon, itong mga ilaw natin kasi yan, mahali niya. Pero, maganda yan eh. Pero, yung iba, bakit binabaliwala minsan yung lamp? Parang kanina sinasabi niya, mga bilos ito nagkagalagan. Alam niyo, isa sa mga hirap minsan, ano, nakaka-stress ba? Na pag may mga false teacher, o kaya kahit na may false teacher, tunay na kasi mga lame. Alam niyo yung lame? Mga lame sa doktrina, ganyan, ganyan. Parang nadidespise yung tunay. Bakit? Kasi ang dami nyo naman eh. Ba, hindi dapat ganun. Nakatutok pa ba kayo? Yung lamp, ito yung nagsisilbing ilaw. Alam niyo ilaw, again, pag sa spiritual, di ba sabi yung Panginoon, sino ba yung light of the world? Yung mga Kristiyano. Kaya nga, pag nag-share ka sa salita na Diyos, huwag kayo yung ngayon, yung mga lalo, eh tayo, di nga tayo, ano lang, eh, trucks lang na ilalagay nyo, di ba? Di nga tayo ganun. Ngayon, minsan ganun din tayo kasi ayaw natin lapitan. Parang kanina nga tayo, di ba? Si Brother Jace, excited na meron na agad isang buong ganun. Eh. Sa'yo eh. Kaya ako sabi ko, tingnan ko muna itong mga ito. Pagod-pagod pa ako eh. Naano ako sa energy din ba? Di ako din. Sana talaga papakinggan ko na lang kayo. Kaso wala eh. Sige, ako na. Unahan ko na itong mga ito. Ayan, lalaki nung ano, pulis pala yun. Mas malaki naman ako sa kanila, di ba? Yung mabait pala. O, tapos. Saan na ba ako? Yeah, so, ganito pa yan ha. Ang lamp hindi dinidespise, pero nangyari sa kanya, ganun. Si Joe, kaya ay nagkaganyan eh. Ganyan, ganyan yan. Yan. Pero ito pa, yung medyo ano eh. Doksong natin ha, yan. Doksong dyan. He is despised in the thought of him that is at peace. Ano sabihin na? Pag nakita daw si Job, ito, sige, matalino ka, sige, godly ka. Well, mayroon dito ang pagkakumpala ko na, si Kibuloy. Pinakita ni si Pastor Ace. Si Pastor Ace, takes the place, pagod na, gatabaho pa, tapos konti lang nakikinig, walang pera, ganyan. May nakatingin ka kay Kibuloy. Wow! Pastor daw siya. Diba? Ang sarap ng buhay at ease. Ganun-ganun lang. Take sarili TV station. Ang kesyo. Title niya, appointed son of God daw. Diba? Ulo. Pero minsan hindi mo pagkarnal ka, hahanga ka dun eh. Diba? Yung lamp talaga dito na dapat nagbibigay ng liwanag, dinidespise. Ito niyo ba yun? Yung inaano ni inoportana sila sabi ni Dumat, mabigat po ito eh. Hindi dapat gano'n, pero yun ang nangyayari. So, anong lesson sa atin doon? Eh, huwag natin gawin yun. Dahil katulad ng friends niya, siguro, pumunta doon, eh siya, mahirap pa siya, di ba? Siguro, mga kaibigan ni Job, diba, mayayama sila lahat. Hindi, masasakyan niya, yung isa nakapadjero. Kung nga, si Job dati nakapadjero, kasama niya, kaibigan niya. Number one, naka Montero. Number two, naka, Fortuner. Pangalawa, si Zofar, naka, Ha?
Tera, ha? Tera, no? Kasi diyan, pupo siya kabuhayan. Naglalakad. Ano? So ngayon, tumangan na mga Tera, Fortuner, tsaka ano, sabi siya, eh, ano yan, di ba? So yung sinasabi ko dito, kailangan makita natin yun. Minsan, lalo si Joe, inaranas po ng Diyos sa kanya, no? Obviously, later, alam natin yung kwento, pagpapalain siya, at justify siya, ang tawag dito, vindicate po siya later. Yun lang, so gusto ko sabihin, hey, huwag mabilisan kayo mag-ano, dahil lang ito mayaman, or gala ng suot, yun siya rin laging tama. Ganun yan, especially applicable sa mga churches. Yung mga iglesia rin manalo, maniwala kayo, ganun agad sa sabihin nun. Pagusto rin ang tapos agad. Eh kami, pinagpala ng Diyos kayo, ganyan. Eh? Ang dali naman plango yun. Eh, Catholic, ganun din eh. Eh, common, ganun eh. Eh, mga Baptist, walang masabi. Diba? Yung naitindihan kasi sabi ko, parang si Joe, yun, later magkakaalaman. Amen? Next, sa tabernacle, sinang ba ito? Naku, dalawang oras siguro. Bilisan lang natin. Kasi from 9 onwards, mabilis na yan kasi tungkol sa Diyos lahat yan. Okay. 6, the tabernacle is of robbers, prosper, and they that provoke that are secure in whose hand God doing it upon the day. Sinasabi ko sa inyo eh. Diba? So, kanina sinasabi ko lang, pero ngayon, sinasabi rin dito, parang yung mga at east na yan, si Bibuloy, yung sino man yan, meron sila tabernacle, yung sabi lang yung tent or bahay. Parang sabi ng Bible, yung baka magnanakaw yan eh. Oh. And they that provoke the Lord, God is secure. Yung sabihin, parang walang problema. Pero they provoke God. Ano, ganyan, dyan tayo magkakatalo-talo. Huwag mo kayong ahangaan agad yung mga laki ng church, yung basketball pa. Hindi mo inalam kung ano yung, ano, bakit nga ba nagkaganon in the first place. Ano ba yung tinuturo nila? Tama? In whose hand? Hindi mabigat pa dito, in whose hand? God bring it abundantly. So, sinasabi nila, at in a way, totoo naman, ang Diyos nagbigay sa kanila nun eh. Eh, ba't niya binigyan ng Diyos? May purpose ang Diyos. Huwag mo masyado mabilis. Na parang, unari, yung iglesia ng Manalo, binigyan ng Philippine Arena. Pinagpala sila ng Diyos. Yes, pero ano? Anong kasunod ko? Kung malitong pina nila, nakita nyo naman yun, diligtas yung mga tao nila. So, palagi, anong silbi ng Philippine Arena? Diba? Ako na, so pupunta tayo sa Diyos ngayon. Okay? Kaya ito yung diskarte ni Job ngayon. Ikagit kayo mag-assume. Tanungin nyo yung mga hayop. Ask now the beast and they shall teach thee. Yan. So, pasok na lang yung introduction agad ay yung ano kasi dito, magtatanong siya sa mga hayop, sa ibon, sa earth. Naalala niyo po yung lesson natin about sa parang sa Sunday school, yung theology natin. Paano natin kinakilala ang Diyos? Tatlong source, naalala niyo yun? So, una, okay, yun na yun. Pero yung una, Bible, second, Jesus, maligtas ka, tinuturo ka ng Holy Spirit. And then, yung pangatlo daw, naalala niyo yung kinabisyado natin, Psalms 19 ba yun? The heavens declare the glory of the Lord. So ito naman, tanongin mo daw yung hayop. Sigurado ako hindi nga sagot yung aso. Pero obviously, ang sinasabi niya dito, aralin mo, di ba? Ang galing ng hayop, ang galing ng earth, ang galing ng fowls. Kailan lang, nasa newsfeed ko yung eagle. Yung eagle pala, talaga nagdadive yan sa ano. Pag, as in, sa tubig. Tapos pag akyat mo, paano yung basang-basa na balahibo nung wala, baliwala sa kanya yung malakas siya eh. Ganyan siya. Kuha niya na yung dagit niya. Ang galing. Paano mo naitindihan niyo kung paano ginawa ng vision? Or speak to the earth. Obviously, hindi sasagot niya ng ano, walang bibig yan. Pero katulad ngayon, yung mga climate change, climate shift, tanongin mo yun, paano nangyari yun na na-sustain ng earth, yung mga tao, tutuluan ka daw niya in the fishes, shall declare unto thee, obviously, hindi nasagot niya ng boss ng tao, pero may maintindihan ka about how the world works at sino naggumawa sa kanila. You know it not all these things that the hand of the Lord that God. So bumalik siya ulit doon. Alam natin lahat yan eh. Yes, actually, mabilis na to kasi puro about God to. In whose hand is the soul of every living thing?
and the breath of all mankind. Sa Tagalog, nasa kamay ng Diyos lahat ng buhay ng lahat ng may buhay at hininga ng lahat ng tao. Kasi pwede niyang patayin, pwede niyang bigyan sakit, pwede niyang buhayin, pwede niyang patayin, pwede niyang maaga na matay, pwede tumagal yung buhay. Yun ang sabihin mo niyan. Do not, ito na yung sabi kanina, do not ear try the word. So sabihin pala ganyan, magtanong ka muna kasi pakinggan mo yung sinasabi ng iba. At ito, sinasabi nga niya, yung mga fishes eh, nagkasalita ba yun? Hindi. Ibig sabihin lang, bago kang mag-judge, alamin mo muna yung sinasabi nila. Even hindi nagsasalita yan, may mga sinasabi yan sa atin. Nagindihan ba? So ito yung another statement, with the ancient is wisdom and in depth of days understand. So yun. So isa sa mga, nabanggit ko si kanina, di ba, yung matanda, sinasabi lang, matanda na ako, ganun ano. Pero in a way talaga, mas marunong ang matanda. Madalas ay hindi. Hindi lagi. Okay? Hindi lagi. Or pwede natin ganito. May matanda dito na walang pinagkatandaan. Ibig sabihin, matanda ang matagal na sa mundo. Pero pag rin, pagbabasa lang ng Bible, dahil kong tinanong niya, ang pastor, nabasa mo yung Bible, mayroon bang nakabasa ng Bible? Meron. Kainiwala ba kayo? Baptist po yan, obviously yung mga kulto lalong hindi. May mga ganun po, hindi nila binabasa. So, kung nagturo na sila ng Bible for 20 years, tas ikaw, nabasa mo na yung Bible 20 times, pero dalawang taong ka pala nagkapasa, for example. Pwede, pwede ko sabihin, with the ancient is wisdom. Kasi, equivalent yan eh. Diba? Mas matagal ka nga sa oras lang. Pero yung isa, nagsumikap, naghapit. Yung tawag yun, naghapit. O eh, pwede mong i-consider, mas matanda itong naghapit kasi mas matagal siyang nag-aaral. Amen? Yun lang yun. Nasabi siya, with him is wisdom. Okay, sa Diyos na tinutukoy dito. Obviously, pwede natin i-pattern ng sarili natin ngayon sa Diyos. Amen? With him is wisdom and study at counsel and understanding. So, counsel, mga bagay na pwedeng i-advise sa'yo. Understanding, of course, alam natin na itong understanding. Behold, it breaketh down and cannot be built again and shut it up a man. And there can be no opening. So, dumaan sa first part, pag sumira daw siya, wala nang gagawa ulit. Naalala niyo yung Jericho, yung nasumpa doon eh. Pero may ako sila, may gumawa ulit doon eh. Pero still, obviously, hindi na yung glory niya dati. At pag ang Diyos ang nagsira talaga, parang Egypt, yun ang madalas na kwento eh. Yung Egypt po, nung panahon nila, talagang siya ang pinakamayaman. Ngayon, ano nangyari sa Egypt? Nahirap na, wala nang ano. Hindi na nag-advance. Puro past na lang. Kami dati, ngayon, ano. So, pag ang Diyos daw nagsarado, hindi na mabubuksan. So, ganun din po tayo, mag-iingat tayo, ito, mga bata. Kaya kahit yung mga nasabi natin, di-invite mo ngayon. Pinatamad ka ngayon, kasi invite ka ng invite, parang ayaw na. Huwag kang masiraan ng loob, ikaw yung dapat matakot, maging ganun ka rin. Kasi pag nagkataon na ikaw mismo, sinaraduhan mo yung opportunity mo, bata ka pa, sinasabi lagi dito, kung matalino ka, magtapat ka, ulit-ulit yung pastor, at yun ang totoo, yun ang sinasabi ng Bible, sigaw, eh, saka na, parang mo sinarado. Eh, pag ang Diyos na nagsarado sa'yo, okay. Eh, sige po, sikwenta anos na ako, gusto ko na mag-aral. Eh, tapos, nag-bisyo ka pa, ganyan, inom-inom ka pa, minsan may apekto yun sa utak. Sige, gusto mo na talaga, pero ang tanong, kaya mo pa kaya? Kaya mag-ingat kayo mga bata. May mga opportunity na hindi lahat po yan forever yung offer sa inyo. Hindi nyo ba yun? Ganon din sa pag-aasawa. Okay? Kasi nabanggit yung parang may ano yun. Kasi isang preaching kasi ako kasi nakikinig pa ako sa ilang preaching. Pag yung mga maayos sa preacher, kasi hanggang may nakukuha pa ako. So yun ang sabi niya, sa pag-aasawa, patay ka pag hindi ka nakakuha ng mga gandang asawa. Hindi lang maganda ka na. Yung sabihin mo talaga dapat yung may asawa. Apektado yung ano mo, marami kami nakitang ganyan. Yung ganyang mga edad, binabinata, talaga kala mo, promising to, mayiging ano siguro to, matagumpay na pastor. Oo, kasi wala eh. Siya yung leader dito, siya yung ano, sa bis pa lang, tindig pa lang. Maya-maya yun, di nakapag-asawa ng ano, walang pag-ibig sa ministry. Ano nangyari? Wala. Anong gagawin mo doon? Pipilitin mo. Tapos ka. Okay, behold, he withholded the waters and they dry up. Also, he sended them out and they overturned the earth. So, alam mo na ito, parang, physical lang muna, alam natin yan, di ba?
climate change, sabi nila eh. So pag ang Diyos daw ang, dati ang daming tubig dito, ngayon wala na, ano nangyari? Pinuha ko pala dyan, pag ang Diyos ang nag-ano, sige, wala mo na yung tubig eh. Nagagastos sila kung ano-ano eh, party-party lang kayo dyan, di naman kayo sumasama sa akin. So pag sinabi ng Diyos na, oh! Parang sa China daw ngayon, natutuyo na raw doon. Ang daming gera din, mga hindi nyo lang alam, nagagawa nyo ng mga natural resources na tubig, nilalagyan ng dam dito, syempre walang dadaloy dito. So kaya dahil sinasabi, pag ang Diyos ang nag-withhold, talagang wala kang magagawa kahit ano mang gusto mo. Baliktad naman, tubig pa rin, pag ang Diyos naman ang nagpabuhos, yung sabi niya, he sended them out, ano daw mangyayari? They overturned the earth. Ibig sabihin, diba, may mga pagbinahan, di mo na makita, nasa na ba yung takloban dito sa mapa? Ayan, tubig. Diba? Hindi ko alam kung nakarecover sila, sana, oh. Pero gusto lang sabihin dito, pag ang Diyos ang gumawa ng paraan, tapos. So tuloy lang natin ito yung mga binabanggit na po rin yung mga kakayanan ng Diyos. Kaya dapat sa kanya tayo magtiwala. With him is strength and wisdom. Nakakalimutan yung book of Daniel, yan yung lagi inactive sa Diyos eh. Wisdom and strength, wisdom and strength. Magkasama po kasi yan. Sino mas magaling? Yung matalino, yung malakas. Talino. Ay, gusto mong pakingan nung malakas. Patay ka din. Kung matalino ka, hindi ka ito. Kaya na, magkano yan eh. Magkasama po yan. Pag nagkasama yan, magandang ano yan, kombinasyon yan. Malakas ka na, matalino ka pa. Kaya yung mga sundalo po, tinitrain yan hanggang maaari. Matalino na, malakas pa. Ano sila yung pagsabak eh. Eh kaso yung totoong strength, yung totoong wisdom, nasa Diyos yan. Napasok niya dito yung ano, no? Deceiver and the deceiver. So, minsan nag-aaway, naglolokohan dito, kahit yung mga bansa-bansa, nagsasakupan. Sabi lang ng Diyos, sa akin naman kayo lahat eh. He leaded counselors. So, ano napansin niyo pala dito yung mga binibigay niyang example? Ito yung mga matataas sa lipunan. Counselor, strength, mamaya, princess. Okay, tansin niyo po yan ha. Kasi again, ang context kanina is, sino yung malakas at sino yung matalino at superior, yan. Kaya title lang superior. So, kaya ang mga example ngayon, i-example niya dito, mga superior, outwardly. Pag presidente yan, mayaman yan, malakas yan, sasample lang sila dito. So, yung mga counselors, eh mga galing yan. Kahit yung counselor natin dito, di ba? Pinangalan lang yung sa counselor sa bayan. Pero, sinabing counselor, matalino yan, kaya nga siya yung, anong gagawin namin? Counselor ring. Ah, ganito lang yan. Matalino. Kaya nang sabi, he leaded counselor away spoiled. Sa Tagalog, ay yaman mo, pag ang Diyos niloob na ikaw ay at ano spoiled, ay doon ninakawan. O kaya yun yan, napatay, eh, ubus. Inubus yung kayamana eh. Ang yaman mo ha, ang talino mo, yaman mo, daming ipon. Pag ang Diyos napuno sa'yo, ano ka? Ubus ka. And naked judges po. So again, judges is wise. Pero pag ang Diyos na tumingin sa kanila, para silang mga fools. He loosed the bands of kings. Ano yung band? Hindi yung James band. Ano yung band? Ha? Sa context na to? Banding. Butchabahan. O, bigyan ko isang sarap pa na natin kasi ngayon, yung may mapera, ganyan. Diba? So ako, may utang ako sa pag-ibig. So, hindi ako makapalag doon. Parang nakakulong. Ganun din yun yung mga hari. Siya yung nagpapautang, siya yung nagkukulong. Yan, siya yung nagkukulong. Ano pa? Ang pangyarihan siya. Pero sabi dyan, ang Diyos. Oh, tinali mo. Kung nakita, inalipin tayo, mga Pilipino, mga rila. Ang Diyos ang magtatanggal nun. So, ano pa yung mga example niya sa recent history? Yung Pilipinas dati, hindi na tayo makakalaya sa Panye, yan ang hindi nga kaya eh. May isang mas dumating na mas malakas. So pwede natin consider ang Diyos na nagpalayan sa atin. Amen? Ganun din yung sa Israel, alam niyo yung sa Israel, nandun sila sa Babylon, alipin sila doon. Ang lakas ng Babylon, eh may mas malakas pa. Pinalaya ngayon yung mga Udyo, nakabalik sa kanyang lugar. So, ganun ang Diyos, so malakas siya, amen? Girded their loins with the girls. So pwede rin naman, pwede niyang pakawalan,
Then yung putulin yung mga bonds, pwede rin siya magtali. Okay? Kasi na lang, malakas ang Diyos. He led the princes away spoiled. Para kanina, sinispoiled kanina. Counselor. Ganun din. Yung mga princes, mga leader po yan. So, ganun din. And overflow with the mighty. Malakas ka, i-overflow ka. Siya, matatalo ka din. Sa mga individual, pwede magkasakit. Yung mga hari, pwede magkalakas pang hari. Ganun lang yan. He removed away the speech of the trusty to take it away the understanding. So, hindi lang sa malakas, mayaman, pati sa mga matalino. Yung trusty dyan po, parang ano yan, katiwa-tiwalang tao. Parang kanina rin, the agent. So, yung mga agent, dapat matalino yan, yung mga matalino, magaling magsalita yan. Bakit inaalis ng Diyos? Kasi kaya niya eh. Amen? Sinong matalino kilala niyo? Dati si... Kasi yung piano niya, sino ba yun? Yung dati pinamatalino daw, yung nakagama. Ang sakit. Stephen Hawking, di ba? So may mga time na talagang hanggang kasi yung taong galing nito, kahit siya makapagsulat, nasa utak lang niya. Binabasa lang daw po yung equation, sinosolve niya. Magaling talaga, magaling. Oh, galing. Eh, nag-overstep siya, pati ba naman Diyos, kinakailangan, di totoo yung Diyos. Yun, minak siya ng mga tao, parang nasabi yun. Hindi nagbigay siya ng mga speech. Yung mga speech niya, nakasulat. Yung binasa mo, ha, parang walang sense na sinasabi nito. Ganun yan. So, kaya pour it contempt upon the princess and weaken at the strength of the mighty, pinapahina niya. So, yung Russia daw po dati, napakalakas, at least according sa numbers. Isabihin pag ilang pang ano niya, army niya, gano'ng kalakas ang ano niya. Pag sa numbers, ang lakas nila. Noong nagkasaba ka na, alam mo, magagaling yan. Yung pala, hindi na doon. Numbers lang. He discovered deep things. Ako sinuhan to, ha? He discovered deep things out of darkness. Again, ang Diyos ko. And bring out light. To light, sorry. Bring it out to light, the shadow of death. So, anong pagkakapareho niyan? Discovered deep things. Yung mga bagay po na malalim, mahirap po kayin. Amen? Either kasinungalingan yan, or plano yan. Or literally, may tinago kang, tinago mo sa binaon mo, kung saan. Ah, walang makakalam nito. Pag ang Diyos, malalaman pa rin. Amen? Kahit gano'n tayo, kung okay, meron kayong tinatalong kasalanan, eh may binigyan ng Diyos ng karunungan, alam mo, di malalaman. May clue yan eh, hindi pwedeng wala. Yung action nyo lang, salitaan nyo at hindi nyo magsalita. Pag marunong yan, mahuhuka yan. Alam nyo ba yun? And then, ganun din yung bring it out to light. Yung sabi lang, pinapalabas. The shadow of death. So, ano yung shadow of death? Pwede mong sabihin, ano yan? Marang sabihin natin, nagbibigay ng kamatayan. Ano yung shadow? Example, kasinungalingan. For example, ay isang plano ng pagpatay. Ganyan. Kung matalino ang Diyos, especially matalino ang Diyos, na yan, nalalaman niya. At madalas sa hindi, binubunyag niya talaga yan. Amen? And the next example. Baka na naman nasa isip ko eh. Hindi naman. Kaya nabagin ko kayo na umaga yung si Elisha. Ang ganun. Pinagpaplanuhan sila. Itong gagawin natin ha. Paano nalalaman yun? Tayo-tayo lang nakakaalam nun ha. Yung may propeta pala doon, nag-a-advise. Ganito gagawin yan. So, ang Diyos ganun, yung binaon mo, pwede niyang ipalam sa lahat. Increase the nation, this time, madali na. Kung sino nag-i-story, anong yun ka na? Grade? 9. Ano sa atin yan? 7-8 na third year. So, marami ka ng story. Anong mapansin mo sa story? Lalo sa mga kingdoms. Lakas, pababa, lalakas, sasakupin ito, lalakas, ay mas malakas ka, So, paulit-ulit siya, gano'ng nakakasab din eh. Eh, lang pala yun, sama din yun, yung gano'ng katalin. Ito na, may matututunan ka dyan, tsaka naman, libong history minsan yun, inaaral natin sa loob ng isang curriculum, sa isang tao. So, huwag ka lang mareklamo. Pero, hindi sinasabi ng Bible, ang Diyos ang hinayaan niyang, ano yung isang mga nation, sa Bible na lang, para mabilis tayo. Na lumakas, yung mga una, sinauna. The Genesis, ano yung mga malakas doon? Genesis. May Philistines naman ah.
the Chaldees, yan, mga Egypt, diba? Egypt, diba? Ano nga sa Egypt? Point. Next is, ano next sa Egypt? Assyrian. Tapos, sinakop ng? Babylonian. And then? Greece. Ano pa muna? Persia. Medo Persia. And then? Greece. Romans. Ngayon na yun. US na. So, yun ganun ano eh. Yan sinasabi lang ng Diyos, kung matalino kayo, makinig kayo dyan. Ang Diyos ang naghinayaan niya, lumakas niya yun, later, sirahin din ng Diyos yan eh. Kaya kung matalino sila, yung mga tao doon, maunlad ang Rome ngayon, huwag kang totally magtiwala sa Rome lang. Magtiwala ka pa rin sa Diyos. Hayaan mo kung saan ka. Lalo yung mga US, ganyan lagi ang ano nila. Loko-loko daw yung mga Amerikano, pero yung mga Kristiyano sa Amerika, matunay, nahayari lang, kapasalamat sila kung anong meron sila. Kaya nagliligaw sila sa Diyos. Sana ganun tayo. Amen? Kung tumating sa inyo, ako basta mahirap pa ako eh. Sige, makarating ka muna dito. Paano ako pagpalain ng Diyos, sige. Pero pagandungan ha, pwede ba, sana maalala mo. Na yung mga pinag-aaralan natin itong mga pinagpala din, ang expectation ng Diyos sa kanila naman ngayon, maglingkod. Matalino ka man o mayaman or both. So, ganun yung enlarged nation, malaki, and then straighten it. Kapalitan lang po yung pinapalit. Okay, hindi yan straight na diretso, straight. Walang G yan, yung sabihin po niya, parang straight is the way. Okay, bakitid. He take it away the heart. O, tapos na tayo. Sabi sa inyo eh. He take it away the heart of the chief. So, mga superior pa rin, di ba? Asya ang umaalis nun, ano yung heart dyan? Kapalagay nyo, inaalis na yung puso, ano yan? Ano yung sabihin yan? Yung mga chief, ano bang mga ano yan? Ang general, ano mga katangian yan? Ha? Matapang! Ganyan po yan kahit sa, ang tapang niya, kahit yung mga basin po kaya pag alam niya malakas. Yung mga baril dyan, alam nyo, darating pag ang Diyos ang inalis yan, yung sabihin, natatakot din yan. Maraming gano'n, kahit mga pastor. Pero gano'n yan po. Matapang yan ngayon, pag dumating yung kanyang calamity, takot yan, ang Diyos pag ang Diyos ang nag-alis. Chief of the people, yung siya talaga yung pinakamagaling, pero ang Diyos, pwedeng takotin din ang Diyos siya. Parang si yung Babylon, naalala niyo yun, si sino yung nagaganyan? Nanginig yung ano? Sino yun? Yung nanginig sa takot, Belshazzar, di ba? Literally, kala ko sa captain lang yun. Nasabi sa Bible. His knees smote together, parang ganun eh. Kaya mayabang, lalo sa Diyos. Next is, caused them to wander in the wilderness where there is no way. So yung mga chief po, hindi po naliligaw yan ha. Alam niya lagi kung saan siya pupunta. May plano yan, may guide, may gabay, may mga bodyguard. Pero pag ang Diyos na nag-alis doon, ano sabi doon? Ano yung wonder? Kasi nangapa ako. Parang si Nebuchadnezzar, di ba? Nag-utak-hayop siya. Gusto niya maging ganon. Ang pangit ng ganon, no? Nakakaawa, pero pag ang Diyos na gumawa ng paraan. So tapos, last, they grope in the dark without light. Alam niyo yung grope? Ayan. Ayun kami tinutok sa dati yung high school kami kasi nga, alam niyo yung mga high school, kaya nga hindi ko na pinag-ganot ng mga ito sa high school. Eh. Sa pinita, magsayaw kayo. Eh yung classmate namin, hindi talaga marunong magsayaw. Wala siya katalit-talit. Hindi. Ganun siya, no? Sabay, sunod-sunod lang siya. Kaya tinatawa namin. Nangangapato, ah. Kaya, okay lang yun, pero, mabuti kung ganun lang, sayaw lang sa isang programa. Eh, paano ko sa buhay mo? Nangangapato. Mamaya, doon ang usap niya. May pag-usap doon kasi, may sila business na mga business pala. Mamaya wala lang nangyari. Dami ko nakitang ganyan. Salamat lang iba, hindi masyadong ginawa ng Panginoon. Pero ang dami kong pinamigyan kahit sa amin. Especially networking. Ulit-ulit. Sinabi ko na, kinumpute mo. Paano ka kikita dyan? O, sige, ganyan yan ha. O, pag nandito ka, kikita. Ang tanong ha, paano nga sila pupunta dyan? Alam nila ikaw lang kikita sa ano nila. So, syempre, hindi. At inamin po nila yan. Mayroon sa akin nag-present sa church pa, nag-present.
O kaya dapat mag-invest na kayo ngayon kasi habang andito pa kayo. Yung pinakita yung drop na yun, eh, hindi naman sinabing, yung masasabi napakagaling ko sa mat, eh, hindi, simple lang naman yun eh. Sago, wala ito. Hindi ako invest dito. Yung iba, eh, sige, gusto ko, yaman, di ba? Yaman ako, power! Ganun yung mga yun, oh, yaman tayo, ganun, puro ganun ang bibig niyan. Yaman niya, pera, pera. O, i-picture lang pa yung din nila sasakyan. Yung loloko ng tao, bandang huli, ano. Yung kilala kong ganyan, yung inangasal pa ako, sige, sige, sabi ba lang sa akin, makikita mo ako after 5 years, ganyan. Wala na ako sinabi, kasi alam ko, yung iba nga, hindi ako ginanyan, yun, sige. Minsan, naisip ko, hanapin ko kaya itong mayaman ako. Ano sa pagkain niyo? Wala pa rin. Again, hindi ko, ano, again, nakakaawa, pero parang sa buhay sana, huwag kayong kakapakapa. Amen? Lalo mga bata. Alamin mo yung mga foundational to talaga. Again, ganun din sa spiritual. Yung iba naman, ganun din. So, yating medyo naka, ano, binigyan ng Diyos ng kapala. Sino yung spiritual, ha? So, nagkaroon ng pangunawa, ganyan, ganyan, nakilala, ganyan, sabi natin ganun. Ba't na muli, dumating yung problema sa kanya? Ba't may dumating na problema sa kanya sa positive sa ganun taon niya na? Nang pagiging basta, sabi natin gano'n, or Kristiyano, nung dumating sa kanya yung gano'ng problema, ba't di niya alam gagawin niya? Yun ang tanong. Kasi baka nagmadali lang siya dito, parang magmukha lang successful. Pero dumating na yung, alam mo na, problema, umati ba yan? Basta babagsak ba yan? Hindi dapat, iba yung expectation. Eh bumagsak, ano nangyari? Yung mga observe, nag-observe, ano yung nangyari yung pag-ganyan? Hindi nila alam, hindi pala lumalago internally. Mukha lang lumalago, hindi naman pala ampaw pala. Ngayon, alam niyo ampaw? Ampaw, walang laman sa loob. Parang tinapay na ano. Puro hangin. Masarap yung pagkain lang, ha? Kaya hindi lang gusto mangyari sa iyo. Yung utak mo, ang daming sinasabi, pero pag tinanong ka na, wala ka palang alam. Yun lang. Wala ka pala, spiritual ay ganun din. And he made them. Ang Diyos yan ha, ang Diyos daw ginagawa silang ano stagger. Alam niyo yung stagger, kung hindi niyo alam yung stagger, alam niyo yung lasing. Yes. Paano maglakad ng lasing? Pantay naman yung daan. So nag-stagger sila. So when hirap, hindi ko lang, baka may mali ako. Stagger is the, ano ba ito? May hirapang maglakad. Hindi na kalam. Nagalado lang po ha. To wheel from side to side. Okay, gano'n. To move unsteadily. Yeah. So, yun nga. So, paglasing, again ha, maaaring hindi naglalasing to, sabi natin magaling pang ano, sabi natin hindi talaga naglalasing, pero tingnan mo yung buhay niya, yung pagdidesisyon niya. And networking okay yan, ay hindi okay yan. King James okay yan, ay hindi okay yan. Soul winning okay yan, ay hindi okay yan. Calvinist okay na yan, ay hindi. Ano, lasing? Ano ba talaga? Ano mga ano ngayon? Name it. Oh. Ano pa mga uso ngayon? Baptist eh! Okay yan! Ah! Hindi okay yan! Walang kwenta! Ano pa mauso kaya? Okay, some lesson. Huwag kayong maglaseng. Spiritually, balikan natin yung ano ha. That not the ear by the words. Pag binarinig ka, aralin mo muna. Huwag kang mag-judge agad. Lalo sa ganitong context. Sa ganitong context, sasabihin. Ito. Okay? Ang nakinig ka, sino ba nagsabi niyan? Ay, yung pastor doon, 3 taon pa lang pastor. Ay, wala kwenta yan. Hindi mo alam, nabasa niya pa yung Bible 50 times, nangari lang. Hindi mo na inalam yun. Amen? Sino ba nagturo niya, ano, bakla din na may ligtas? Ah, si ano, si DM. Ah, wala kwenta. Hindi mo pinakinggan, yung pala yung tama. O, paano ka? Eh, okay lang yun, maliligtas pa yung mga bakla. Kung nagkaroon tayo minister mga bakla, yung anak mo naging bakla, o paano na? Nag-invento ba ako dito? May sinasabi ako, meron, exactly, ganyan. Yung mga malalambot sa ganyan, sila yung nagkaroon na malambot. Either anak na member.
Oo. Siya yung pangalanan ko. Yun na yun, Nasim. Ako nga, di ko alam yung maganda, pinapalita lang sa akin. So, hindi ko pinapanalangin yun. Sana nga lahat ng babis maging ano, talaga, matalino at maging firm. Salita ng diskaso, hindi ba? Hindi, sino ka ba? Hindi ako sino ka. Pwede mo lang ganun yung kaso, kasi hindi mo ikinig. Anyway, sa salamat hindi tayo naikinig. At sana, kayo natin lahat tayo, yung mga lalaki, especially, maging preacher. Amen? Amen. Amen? Amen. Lahat, mga babae, preacher din. Amen? Amen. Soul winner. Kaya preach kayo sa mga anak nyo. Marami kayo anak. Huwag kayo ano, tumanggi. Ay, gusto ko lang. Ay, ayoko. Gusto ko ano lang, Facebook lang ako eh. At sisi ka. Nakita niyo yung meme? Tapos na po tayo. Nakita niyo yung meme ng isang feminist, independent woman. Sabi niya, ako, doktor ako ngayon. O, babae ako, doktor ako. Eh, ano ka ngayon? Eh, yung isang babae, housewife lang. Kaso may anak siya lima. Lahat doktor. O, paano yun? Alam niyo mga chat eh. Anyway, so sana po ay napaganda ng ano, ng joke. Huwag lang natin tulugan. Amen? Amen. Huwag nagiging ba sa inyo? Gusto kong batoy ng kanaiso. Let's pray, Panginoon. Salamat sa Book of Job na again, katulad ng panahon na kami nag-start dito sa series na ito, Lord, napagkasunduhan dahil ito po'y maganda. Mga doktrina dito, aral dito ay actually reflected, Panginoon, sa all parts ng Bible din. So I pray na maintindihan po namin ito, Lord, tama din, though alam namin ang context dito, asa nagsimula ng mangyayari ito. And then, napalain na si Job. At doon kami sa gitna, Panginoon, ano ba yung mga usapan nila dito? At ano yung mga assumption, disassumption, matama at mali. At matuto kami dito, Panginoon. So I pray na ganun din po, Lord, sa aming lesson ngayon. Pakinggan muna namin yung mga salita na sinasabi. Again, kung talagang walang kwenta, Panginoon, ilayo niyo rin po ako sa ganung bagay, usapan. Pero wag, sana naman kami mag-assume agad na dahil matanda kami, magaling, nakatapos kung ano, ay automatically assume natin assume namin na kami magaling. Pero lang nangyari dito, si Zophar especially, ng mga kaibigan, later sila po yung mga pahiya, Panginoon. Huwag niyo pong hayaan na kami po yung mga pahiya dahil ganun maging wise. Kaya po yung sa inyo po kami kukuha ng aral, hindi kami maaagang mag-adjust at mali. Mag-adjust kayo tayo ng pag-usapat na ang aming kaalaman sa topic, Panginoon. And then, doon kami mag-iberon po yung aming method sa pagharap sa mga bagong ideas, lumang ideas. Ano namin na mag-adjust kung ito'y tama, gano'ng katama ito. So, lang po, Lord. Mas lang po sa oras, sa lakas. Kapawalan ko again sa mga pagkukulang mo, Lord. Mas salamat na dahil may ibigas muli. Magkaroon kami ng sapat na tayo, Panginoon, sa all-winning, yung iba, ma-encourage din. Napaka-importante nito. Hindi sila magsaya ng panahon. Tiwala sa inyo, Panginoon, kung talagang nahihirapan, ano man yan, nakakabahan, Panginoon, or may dahilan na hindi din na may paliwanag. Ano ay kayo po mag-carry sa bawat isa? Maintindihan namin ang maligtas sa Panginoon, pinaka-importanting bagay. At ito yung mahal na mahal yung paggawain na ito, Lord. And therefore, hindi dapat kami magkakulangan dito sa pagkakulang bagay. Kaya po, Panginoon, maraming salamat sa napakaraming blessing. Ganyan yung pulit ang bawat araw namin, pabaho, pag-aaral, the next week, the next days na kami ng days. Panginoon, mga plano, Panginoon, outing, Panginoon, at especially ganyan po, Lord, pagpaturo yung soul winning, marathon, at mga ibang activities pa para may kaya sa bawat isa, tag-aalala, ng Bukos ng Mateo, ng Tagban, ng Tina, Panginoon. Salamat sa guest namin kanina, makabalik na siya, Panginoon, patubahin niyo ng kanyang buhay, kaya po is na yung dapat na plano sa buhay at accomplish, Panginoon, bilang tatay na kayo na pinapalapit siya. Puloy, nagbabalik, Panginoon, at makabalik, Panginoon, kaya itong business namin sa baba. Alam po, kayo nalulati, in Jesus' name we pray. Amen.